Bakit hindi sinasagot ng kapatid ko ang telepono niya, Aidan? Mila, hayaan mo muna si Kiara sa mansyon. Hindi! Kukunin ko si Kiara sa mansyon pag hindi mo siya ibinalik dito! Pansamantala lang naman. Namamatay lang ni Lole. Pansamantala? Pero hindi ko siya matawagan? Hindi ko hayaan mo yung mangyari sa kanya. Huwag mo lang hahayaan, Aidan, na makalimutan ko na kapatid mo din si Kiara. Kasi ngayon, yun na lang ang pumipigil sa akin na may gawin laban sa'yo kahit na ang dami mong atraso sa akin. Na-test mo na? Okay na po. Na-test ko na po. Pwede na po. Pati mo pa samahan ng prison uniform. Huwag mo akong binibigyan ng idea. Baka pagbigyan kita. Kasi naman, Kiara, kung sumusunod ka, hindi tayo abot sa ganito. Si Kaz, naghihingi nga siya ng help sa akin eh. Kaso mami, hindi ko rin naman mabubuksan yung door niya. Nakalakpo kahit sa labas. Our lives will be so much easier kung hindi tayo makikialam. Misa dami po ng ginawang mali ng pamilya natin. Gumawa man lang po tayo ng tama. Tavilis, may kontak ka ba kay Kiara sa mansyon? Aidan, hindi ko alam. Hindi na mabuksan ang kwarto ni Kiara, but Tonette was able to talk to her. Nangihingi siya ng telepono. O, ano yan? Pagkain ni Ma'am Kiara. Excuse. Is that for Kaz? Ay, oo, ma'am. Really? Ito yung papakain nyo kay Kaz? Carbs? Oo nga, puro carbs. Mukha bang kakainin ni Kiara yan? Ayusin nyo nga yan! Oo, trabaho nyo. Ay! Jatoy! Umalis ka na, umalis ka na. Kaya ko. Hoy, Marisol, ang tagal mo naman. Dali mo na to kay Kaz. Oo nga. Saan mo? Ang bagay. Irina po, ang pagkain niyo. Bakit kayo lang to? Ay, pagpasensya niyo na po, Ma'am Kiara. Eh, ako na lang po kasi ang nag-iisa din sa bahay. Kiara, makinig ka. Sakyan mo lang sila mama, ha? Baka lalo sila makatunog kung maramdaman nila meron tayong binabalak. Ilalabas mo ako dito, right? Oo naman. Kiara, pero huwag kang tatawag sa ate mo, ha? Baka mamaya mag-alala yun. Kung ano pang gawin, mapahamak pa siya. Yes, kuya.